Talaga nga namang sinagad ni Francis Tolentino ang mamamayang Pilipino, especially yung mga kabataan. Talagang nag-aalag, mga minamahal. Kumbaga, galit na galit. Gustong manakit. Kumbaga, ito na yung boses ng mga kabataang Pilipino. Hindi po kasama, mga minamahal. Itong si Francis Tolentino, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Philip Salvador, si Willy Revillame. Patungkol nga po dito sa top 12, top preference survey ng mga kabataan. Alam nyo, mga minamahal, as a younger generation, bilang 22 years old, ako ay napaproud. Kasi hindi lang pala ako ang social political aware. Bagkus madami din. At mga minamahal, mostly na mga nandito sa ano, sa pangalan na to, you know, mostly ng mga nandyan, siguro may lima or anim, lahat dyan bet ko, yung anim. Pero may anim din na hindi. Hindi na lang natin papangalanan. Pero ito yung punto ko. Napapansin nyo, mga minamahal, walang Duterte dyan. Walang nakapasok na mga Duterte. Kita nyo? Oh, nandyan si Kiko, si Ping, si Bam, si Pia, si Abby Binay, si Franz Castro, Erwin Tulfo, Arlene Brosas, Tito Soto, Bong Revilla, Ong, tapos si Spirited Luke. So mapapansin nyo, mga minamahal, na walang Duterte. Inichop pera po ng mga kabataan, yung mga senador ng mga Duterte. Sino-sino ba yung mga senador ng Duterte? Si Bato, si Bongo, si Philip Salvador, si Vic Rodriguez, yeah? At madami pa, anim yan sila, if I'm not mistaken, mga minamahal. Wala po. Di ba nakikita ninyo, wala? Alam nyo kung bakit wala, mga minamahal? Kasi nga po, sawa na sila sa pamamalakad ni former President Duterte na baboy. Sawa na sila sa pamamalakad ni former President Duterte na walang ibang ginawa, kundi binaboy ni Yuyurak yung karapatan ng mamamayang Pilipino noong panahon niya. At I am glad, mga minamahal, to, you know, ibalita sa inyo itong balitang to. Dahil nakikita nyo din na wala dyan si Francis Tolentino. Yeah? Although nasa bagong Pilipinas siya, pero hindi siya gusto ng mamamayang Pilipino, especially yung mga kabataan katulad ko. Bakit? Political butterfly eh. Alam niyo, mga minamahal, yung pinaka-nakakaurat na part kay Tolentino. Nung sinabi niya doon sa hearing na dapat irespeto natin yung resource person. Sinabi yan ni Francis Tolentino na dapat nire-respeto daw natin, mga minamahal, yung resource person. Like ako naman, okay, sige. Dapat naman talagang respetuhin. Magbigay kayo ng respeto sa bawat isa. Pero if you will compare Alice Gu, Aguila, ang layo, mga minamahal. Iba yung pagtrato nila kay former President Duterte at ito yung pinaka-isa sa nakakaurat. Humihingi ka ng respeto. Pero si former President Duterte, minumurang Senado. Tapos tahimik ka lang noong mga panahong yun. Tangina mo, Tolentino. Tigil-tigilan mo yung kahibangan mong yawa ka. Hindi nakakainis, mga minamahal. Si Tolentino mismo ang nagsabi, to be exact, mga minamahal, ang pagkakasabi ni Tolentino, dapat nirerespeto natin ang resource person. Ikaw, Tolentino, ang nagsabi na dapat irespeto ang resource person. Pero, nung minumura ni former President Duterte ang Senado, binabastos ang karespetong institusyon, putang ina, ano yung ginawa mo? Ako yung nagtatanong lang. Kaya nga naiinis ako, mga minamahal eh. Nakakaurat yun. Di man lang nag-isip? May utak ka ba? Humihingi ka, nagdedemand ka ng resource, ng respeto sa resource person? Tapos nung yung resource person, minumura yung karespeto ng institusyon? Hindi ka man lang nag-react? Ay, ang angas naman ni Francis Tolentino. Kaya bahaw na bahaw ka sa paningin ng mga estudyante. Oo, sa paningin ng mga katulad naming millennial Gen Z. Alright, sino nangunguna sa mga kabataan? Si Kiko Pangilinan. Bakit nangunguna? Nakita nyo naman nung tumakbo yung vice-presidente. Pangalawa siya kay Sara Duterte, di ba?
Oh, pangalawa, si Ping Lacson. Actually, si Ping, gustong-gusto ko si Ping. May paninindigan. Kahit wala siya sa Bagong Pilipinas or nasa Bagong Pilipinas siya, gusto ko si Ping, gusto kong makapasok. Si Bam Aquino, pangatlo, si Pia Cayetano, si Abby Binay, si Franz Castro, si Erwin Tulfo, Arlen Brosas, Tito Soto, Bong Revilla, Willie Ong, and Luke Espirito. Kita nyo, mga minamahal, nandyan ba yung mga products? Wala. Inichapwera po ng mga estudyante. Inichapwera ng mamamayang Pilipino. Yung survey na yun, mga minamahal, yan po ay initiative ng mga student. Actually, mga minamahal, dapat tinatanong din talaga yung initiative ng mga estudyante. Alam nyo kung bakit? Kasi sila yung magiging future-future natin. Diba? Yung magiging future ng future. So, hindi dapat natin to ini-ignore. Yung, tawag dito, yung hinaing ng mga estudyante. Kasi sila yung magdadala ng magandang future sa ating bayan. Kasi yung older generation, nabibili yung boto. Diba? Ganun mga minamahal. Pero yung mga estudyante, nakapag-aral naman, alam nyo kung bakit yung education, binaboy ni Sara Duterte, hindi pinaglaanan ni Sara Duterte na maganda pamamalakad kasi gusto niya yung Pilipino maging bobo. Totoo yan. Gusto ni Sara Duterte, mga minamahal, na yung mga Pilipino ay maging bobo lang para madali lang nilang mauto. Diba? Hindi sila prepared sa higher education and well-mannered people, well-mannered children and knowledgeable children kasi they know na kapag ang Pilipino naging matalino, taob yung bangka ng mga hayop na yan. Gigisahin sila. Oh, sino ba yung sinusundang yapak ng Pilipino? Si Yanyan Ibay. Yeah? Yung isang SK Federation na may alam. Diba? Si Yanyan Ibay, nirerespeto ng ano, ng mga kabataan. Sino pa? Si Vico Soto. Diba? Hindi ko ini-introduce yung mga taong yan, pero yan po yung sinusundan ng mga kabataan as a pattern and a role model. Diba? Si PBBM, sinusundan ng mga kabataan din yan as a role model kasi magpapa-war on drugs ka, tama ba? Napuro pa tayo, hindi mo i-consider yung mga yung human rights. Diba? So, mga minamahal, kaya saludo din ako sa mga estudyanteng to dahil nangibabaw sa kanila yung katotohanan, nangibabaw sa kanila yung bayan. Diba? Yan yung maganda. Bayan muna. Wala tayong pakialam kung nakatulong man sa yung taong yan, ganyan, babayad ng utang na loob. Madaming ways para magbayad ka ng utang na loob. Pero yung pagbabayad mo ng utang na loob, hindi sa pamamaraan na pipikutin mo yung mamamayang Pilipino. Alright? So yun po, mga minamahal. Diba? Baka may magtanong dyan, o bakit ganyan yung binoto ng mga estudyante? Malamang nakapag-aral yan. Nakapag-aral sila, kaya nakakaboto sila ng mga matitinong public servant. Diba? So, deserve ng mga kabataan niya na i-honor. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik lahat para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.